Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 14. Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit ibinabagsak ng mangmang sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Siyang lumalakad sa kanyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay umahamak sa kanya. Sa bibig ng mangmang ay may pamalo ng kayabangan, ngunit ang mga labi ng pantas ay mag-iingat sa kanila. Kung saan walang baka, ang kulungan ay malinis, ngunit maraming pakinabang ay sa pamamagitan ng lakas ng baka. Ang tapat na saksi ay hindi magsisinungaling, ngunit ang sinungaling na saksi ay magsasabi ng mga kasinungalingan. Ang mangdilibak ay humahanap ng karunungan at hindi nasusumpungan, ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na nakakaunawa. Umalis ka sa harapan ng taong hangal kung hindi mo namamalas sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Ang karunungan ng masinop ay umunawa ng kanyang lakad, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay pagdaraya. Tinutuya ng mga mangmang ang kasalanan, ngunit sa matuwid ay may lingap. Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan, at ang estranghero ay hindi nakikialam sa kanyang kagalakan. Ang bahay ng masama ay mawawasak, ngunit ang tabernakulo ng matuwid ay mamumukadkad. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kahit sa pagtawa, ang puso ay nalulumbay, at ang wakas ng kasayahang iyon ay kabigatan. Ang tumatalikod sa puso ay mapupuspos ng kanyang sariling mga lakad, at ang mabuting tao ay masisiyahan sa kanyang sarili. Ang simple ay naniniwala sa bawat salita, ngunit ang masinop na tao ay tumitingin ng mabuti sa kanyang lakad. Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagngangalit at nagtitiwala. Siyang madaling magalit ay gumagawa ng kamangmangan, at ang taong may masamang katha ay napupuot. Ang simple ay nagmamana ng kamangmangan, ngunit ang masinop ay kinokoronahan ng kaalaman. Ang masama ay yumuyuko sa harap ng mabuti at ang masama sa mga pintuan ng matuwid. Ang dukha ay kinapupuotan maging ng kanyang sariling kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Siyang umahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha, siya ay masaya. Hindi ba nagkakamali ang mga kumakatha ng kasamaan? Ngunit kahabagan at katotohanan ang sasa kanila na kumakatha ng mabuti. Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang, ngunit ang pananalita ng mga labi ay nauuwi lamang sa kahirapan. Ang korona ng pantas ay ang kanilang kayamanan, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan. Ang totoong saksi ay nagliligtas ng mga kaluluwa, ngunit ang magdaraya na saksi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sa pagkatakot sa Panginoon ay matibay na pagtitiwala, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay upang humiwalay sa mga patibong ng kamatayan. Sa karamihan ng mga tao ay ang karangalan ng hari, ngunit sa kakulangan ng mga tao ay ang kapahamakan ng prinsipe. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang kaunawaan, ngunit siyang nagmamadali sa espiritu ay nagtataas ng kamangmangan. Ang mabuting puso ay buhay ng laman, ngunit ang inggit ay kabulukan ng mga buto. Siyang umaapi sa dukha ay dumudusta sa kanyang maylalang, ngunit siyang nagpaparangal sa kanya ay naaawa sa dukha. Ang masama ay tinataboy sa kanyang kasamaan, ngunit ang matuwid ay may pag-asa sa kanyang kamatayan. Ang karunungan ay nananahan sa puso niyaong may unawa, ngunit ang nasa gitna ng mga mangmang ay nakikilala. Ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan sa alinmang bayan. Ang lingap ng hari ay nasa matalinong lingkod, ngunit ang kanyang puot ay laban sa nagdudulot ng kahihiyan.